Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Hi Sir Alex, matagal niyo na po akong silent listener. Nais ko rin po sanang ibahagi ang aking maikling karanasan sa aswang. Hindi po ito haka-haka, hindi gawa-gawa at mas lalong hindi paninira dahil nakita ko mismo ng aking dalawang mata ang nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maymay. Taga Mindanao din po sir, artikular sa SOC Sergeant Area. Ngunit ipagpaumanhin nyo po mga kaibigan na hindi ko na ibabahagi pa yung eksaktong lugar kung saan ito nangyari bilang pagbibigay respeto sa mga taong nakatira roon. Mga 2 buwan na siguro noon, simula nung lumipat kami sa isang subdivision. Malimit ay ako lang mag-isa sa bahay pero may mga pagkakataon na kasama ko ang aking apo na 1 taong gulang palang mahigit ng mga panahong yon kapag may pupuntahan ang mga magulang nito. May kapitbahay kaming 1 teacher na si Ma'am Azon na malapit ng magretiro. Mag-isa lang din ito na nakatira sa kanyang bahay at nagmula sa 1 lugar sa Kabisayaan na sinasabi ng iba na marami di umanong aswang. Yung bahay ko at bahay niya ay tapat lang. Tapos nung time na yun sir, marami pang bakanting kabahayan. O ibig ko pong sabihin, wala pang nakatira. Idagdag mo pa na sa dulo kami banda, kaya tahimik din talaga ang lugar lalo na kapag gabi. Napapansin ko noon tuwing bilog ang buwan. Halos kada gabi may nauulinagan akong tinig ng kung anong hayop. Meron ding tiktik na parang nagmumula sa bahay ni Ma'am Azon. Hindi ko mawari kung sa aso ba o kalabaw yung isa kasi kakaiba talaga. At kapag uuwi si Ma'am sa lugar nila, nawawala rin yung mga puni ng tiktik dun. Bumabalik lang ito kapag nandyan na siya. Wala lang din naman po sa akin yon, Sir Alex. Hindi ko naisip na may kapitbahay kaming aswang gawa ng subdivision naman po ang lugar. O ibig sabihin, maraming naninirahan. Sino bang mag-aakala na pati doon may wakwak, diba? Napapansin ko rin noon kapag nandun yung apo kong maliit. Kapag nagkakasalubong kami ni teacher sa daan ay natatakot yung bata. Yung akala mo, nakakita ng multo. Talagang umaakap ito sa akin at kung minsan ay umiiyak pa habang nakatikit. Talagang magtataka ka kasi hindi naman ganon ang ugali ng bata. Pero ayaw na ayaw niya talaga sa kapitbahay naming si Teacher Azon. Yung guro naman po ay ngumingiti na lang kahit na hilaw at sinasabi sa bata na huwag matakot dahil mabait naman siya. Ngunit habang papalapit, mas lalong nagwa-wild yung bata. Kaya ang nangyayari, umaalis na lang din kaagad si teacher. Nako, pasensya na po kayo Ma'am Azon. Ganito lang talaga minsan itong batang ito. Walang problema Maymay. Ganyan talaga ang bata. Ikaw na lang umintindi. Oo nga po eh. Hanggang sa may nakilala akong tricycle driver noon, at may sinabi tungkol sa kapitbahay naming guro. Ayon sa kanya, usap-usapan sa lugar na yon na aswang di umano itong si Ma'am Azon. Medyo na-shock ako dahil kako kaya pala ayaw ng apo ko sa kanya. At may naririnig din po akong huni ng tiktik na tingin ko ay sa kanila galing. Pero Maymay, yan ay sabi-sabi lang ng mga kapitbahay mo rito ha. Baka mamaya sabihin mo dyan sa matanda.
Kasi yung isang taga rito, sabi nila, nakita niya raw talaga na naging tao yung ibon. Nung tumayo, walang iba kundi yung kapitbahay mo dyan. Ewan ko lang kung gaano yan katotoo, pero halos lahat sila rito naniniwala eh. Nako, nakakatakot naman pala. Pero tingin ko mabait naman po siya. Kasi nagkakausap naman kami niyan minsan. Oo, mabait yan. Pasahero ko rin yan minsan dito. Pero dahil magkatapat lang naman kayo ng bahay, kung ako sa'yo, obserbahan mo na lang. Malay mo totoo yung mga chismis dito, diba? Pwede. Sige, gagawin ko yan. Samantala, isang araw, may sinaway si Ma'am Azon na isang binata dahil nagsiga ito ng mga dahon sa gilid ng daanan. Pinagsabihan niyang bawal iyon dahil pwedeng makamulta o makulong, which is tama naman po. Kaya yung lalaki, sumunod na lang din. Pero nung makausap ito ng ibang kapitbahay, ayon sa lalaki, galit na galit daw si Ma'am Azon sa kanya. Hindi sa ginawa niyang pagsiga ng mga dayami kundi dahil sa may sinunog din siyang mga goma. Yun daw malamang ang ikinagalit ng kapitbahay na pinaghihinalaang aswang. Kaya mas lalong naghinala yung mga tao roon sa pagkatao ng teacher. Kabilugan ng buwan ng mga gabing yon, gaya ng sabi ng tricycle driver, inobserbahan ko ang kilos ni Ma'am Azon. Nagmatsyag ako ng ilang gabi. Subalit napuyat na lang ako, Sir Alex. Wala naman po akong nakita o napansin na kakaiba sa kapitbahay. Ngunit isang madaling araw, isang pangyayari na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Alas tres pasado ay nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Maya-maya nun, may naulinagan akong huni ng tiktik na parang malayo naman. Ang ginawa ko, sir, nung natapos na akong magbanyo, sumilip ako sa bintana. Natsyempo talaga na may malaking ibon na dumaan at dumapo sa bakod nila Ma'am Azon sa likurang bahagi. Hindi talaga ako kumurap at nagmasid lang kung anong klaseng hayop ito at kung ano ang kanyang gagawin. Parang pabo siya, sir, na kulay itim at nagpalingalinga sa paligid. Hanggang sa di nagtagal, lumundag ito pababa sa lupa sa loob ng kanilang bakuran. At ilang sandali pa, sa maniwala kayo o hindi, kitang kita ko na tumayo ang guro na si Ma'am Azon at nawala yung hayop. Naniniwala ako, Sir Alex, na siya rin yung ibon kasi dun talaga siya tumayo sa kung saan lumundag yung hayop. At eto pa, hubot-hubad siya noon tapos kumikintab ang katawan na parang naligo sa langis. Sino bang normal na tao ang hubot-hubad at nasa labas ng bahay ng madaling araw, diba? Kaya nang dahil sa aking nasaksihan, napapaniwala ako sa mga chismis sa lugar na si Ma'am Azon ay isa talagang aswang. Simula noon, Sir Alex, hindi na ako gaanong nakikipag-usap sa kanya, lalo na kapag nandyan yung aking apo. Iniiwasan ko siya pero yung hindi halata kasi baka magalit. Pinagsabihan ko rin ng aking anak na kung maaari kapag sila'y may pupuntahan, isama na lang ang bata. Huwag nang iiwan sa akin doon kasi kako sa kanila may kapitbahay kaming aswang. Na baka mamaya makursunadahan pa ito. Katagalan nun, siguro ay ramdam na rin ni Ma'am Azon na iniiwasan siya ng mga kapitbahay kung kaya umalis siya sa lugar na yon. At yun na po ang aking maikling kwento, Sir Alex. Isang hinding-hindi makakalimutang karanasan nang makita ko si Teacher Azon na isa pa lang aswang sa subdivision. Hanggang sa muli, may-may ng Sok Sergeant.
Good day, Sir Alex. Ako po ulit ito, Brandon ng ZDN. Ang dati niyo pong sender sa kwento na may pamagat na wakwak at kapres sa balite. Magbabahagi po ulit ako ng kwentong naaayon sa totoong pangyayari. Sana ay maibahagi niyo rin po ito sa inyong programa. Karanasan ito ng aking lolo sa father's side na laging kinukwento sa amin noon ni tatay. Siya po si Lolo Paing, isang mananggite. Nakatira sila noon sa isang baryo na halos kanyugan ang palibot, kaya naman bukod sa pangungopra, pagtutuba ang isa pang hanap buhay. Likas na sa aking lolo na yon ang pagiging palabiro at masiyahing tao, kaya naman marami siyang kaibigan sa baryo. Yung iba ay naiinis dahil kung minsan may mga biro si lolo na hindi maganda sa tenga. Ilala siya ng mga tao sa lugar at minsan pangang napagkamalang wakwak dahil sa husay nito o abilidad sa panananggot. E paano kasi, Sir Alex, kahit gabi na umaakyat pa rin siya ng nyog at kapag magkadikit ang dalawang puno, walang takot na tinatawid niya papunta sa kabila sa pamamagitan lang ng mga dahon na magkadikit din. Buti sana kung may lubid siya sa katawan, pero wala. Kaya maraming humanga sa kanya dahil sa tibay ng loob pagdating sa mga bagay na ganon. Pero pagkukwento ng aking itay, yung lolo daw po namin na yun, sir, ay may tinataglay na mga anting-anting sa katawan. Tulad na lang ng kabal na ang bisa ay hindi tatablan ng mga matutulis na bagay. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya takot na tawirin ang kabilang nyog sa pamamagitan lang ng dahon. Ngunit dati, hindi niya raw talaga ginagawa ang ganon. Kahit sino naman siguro, di ba? Lalo pat mataas ang puno. Pag minalas-malas ka dyan, nasemplang siguradong magkabali-bali ang buto mo. Ngunit nangyari raw po talaga yon kay Lolo. Minsan daw siyang nahulog mula sa ibabaw ng nyog dahil nadulas gawa ng maulan ang panahong yon at nabunot yung kanyang hinawakan na dahon, kaya dumiretso siya sa lupa. Napasabi pa nga raw siya noon na patawarin siya ng Panginoon dahil akala niya katapusan na niya. Kasi nga, sabi ko kanina, mataas talaga ang mga punong kanyang inaakyat. Subalit ang inakala niyang mamamatay na Sir Alex, hindi pa pala at halos hindi siya makapaniwala. Paano kasi? Napatunayan ng aking lolo Paing na buhay ang kanyang mga anting-anting sa katawan sa kadahilanan na kahit konting galos ay wala siyang tinamo. Akala pa nga niya, maiiwan sa lupa yung kanyang katawan pag siya'y tatayo. Kaso hindi, at buhay na buhay pa si Lolo. Namula lang daw yung kanyang kamay at dibdib, sanhi ng pagkakabagsak sa lupa. Pero kahit konting gasgas, ay wala talaga, tapos hindi siya nakaramdam ng sakit. Doon nagsimula ang lahat. Nawala ang takot ni Lolo kahit na mataas yung kanyang inaakyat. Nagkaroon siya ng lubos na tiwala sa kanyang mga dalang agimat. Pero paano nga ba siya nagkaroon ng mga ganoong bagay? Pagkukwento ni tatay, may kapitbahay sina lolo dati na isang antingero at marunong din daw sa panghuhula. Bago umalis sa lugar nila, naging kaibigan niya ito. Minsan isang araw, habang sila'y nagkukwentuhan, bigla na lang daw nagsalita ang antingero na mag-iingat si Lolo sa kanyang trabaho. Bakit naman, pare? Eh kasi umaakyat ka ng puno, di ba? Mahirap na trabaho yan. Iwasan mo kapag umuulan. Madulas ang puno niyan eh. Nako, nasanay na ako dyan, pare. Matagal na akong umaakyat. Siyempre, nandyan yung pag-iingat. Umuulan man o umaraw, umaakyat talaga ako para may makain. Tama ka nga naman, no? Diyan talaga ako bilib sa'yo eh. Basta mag-iingat ka lang, kaibigan. Nakikita ko kasi na parang nahuhulog ka eh. Tapos dahan-dahan ka sa biro mo. May makakainkwentro ka dyan.
Ano? Ikaw kung ano-ano yung iniisip mo ah. Parang malabo mangyaring mga sinasabi mo. Pero sige, salamat pa rin sa mga paalala mo. Walang anuman paing. Pero dahil mabait ka, kasiyahin kang tao, eto tanggapin mo. Regalo ko yan para sa'yo. Ingatan mo ha. Ano to? Mga bato. Anting-anting. Nako, salamat dito ha. Walang anuman kaibigan. Basta, ingatan mo lang yan. Binigyan si Lolo ng mga anting-anting at mutya na magliligtas daw sa kanya sa kapahamakan balang araw. May kasama itong dasal na mga Latina na isinulat sa papel na dapat daw ipakain. Tinanggap niya naman, pero pagdating sa mga bagay na ganun sir, mga superstitious, ay hindi siya masyadong naniniwala. Natawa pa nga raw siya sa kanyang kaibigan kasi sa isip-isip niya parang baliw daw kung minsan. Kung ano-ano ang mga sinasabi na parang malabong mangyari. Mas sumasang-ayon pa ang aking lolo sa usaping aswang dahil kwento ng kanyang tatay meron daw itong kaibigan na wakwak noon sa kanilang probinsya. Ganun pa man, iningatan ni Lolo Paing ang anting na bigay ng kanyang kaibigan. Katunayan, sinunod niya ang bili nito na pakainin lagi ang mga bagay na yon sa pamamagitan ng mga dasal at orasyon. At dahil nga napatunayan ng aking lolo na totoo talaga ang mga bagay na yon na nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan, mas lalong humanga at iningatan ni Lolo Paing ang kanyang mga anting-anting. Nung nahulog kasi siya, dun niya napagtanto na hindi baliw ang kanyang kaibigan kundi tunay itong may kakayanan pagdating sa mga bagay espiritual. Kasi nga nagkatotoo, yung sinabi nitong mahuhulog daw si Lolo mula sa ibabaw ng nyog. Kaya simula noon, mas iningatan at inalagaan pa niya ang mga agimat. Napansin din ng aking Lolo Paing na simula nung nagkaroon siya ng mga anting-anting, parang humigpit daw yung kanyang kamay kung kakapit sa puno at sa mga tao sa kung anumang bagay tapos lumiksi ang kanyang pangangatawan. Nung minsang sinubukan niya ito sa tao, inawakan ang balat sa pamamagitan lang ng hintuturo at hinlalaki, hindi raw talaga nakawala Sir Alex. Kahit anong piglas ng tao, dikit na dikit daw talaga. Sisigaw na lang kasi sobrang sakit. At yun na nga, ang ayaw ni Lolo na mangyari noon Sir Alex, yung sinabi ng kaibigan na mayroon umano siyang makaaway dahil lang sa biro. Kaya ingat na ingat ang aking lolo sa kanyang galaw at mga pananalita sa ibang tao upang maiwasang magkatotoo ang hula at hindi makapanakit ng iba. Pero sa isip-isip niya talaga, malabong mangyari yon. Ang hindi niya inasahan, hindi pala tao ang kanyang makakainkwentro kundi isang nilalang na kung tawagin natin ay wakwak. Bumisita noon ang kapatid ni Lolo na buntis at doon natulog ng ilang araw sa kanila. Doon pansamantala dahil inaaswang ito sa kanila. Tuwing gabi, may naririnig di umano silang huni ng tiktik at aswang. Alas 9 ng gabi ay nasa itaas pa ng nyog si Lolo Paing, nangunguha ng tuba. Maya-maya nun, may humuni na tiktik. Nung una ay hinayaan niya lang dahil akala ni Lolo ay dadaan lang. Ngunit ilang beses itong paikot-ikot. Ang sabi nila, kapag may tiktik mayroon din umano itong kasamang wakwak. Ang ginawa ni Lolo Paing kasi nga, nandun ang kapatid niyang nagdadalang tao. Sinigawan niya ang nilalang. Hoy tiktik, ang ingay mo ah. At parang may naaamoy ka rito sa amin ha. Diba may kasama kang wakwak? Asa na siya? Sinasabi ko sa inyo, umuwi na kayo. Huwag dito sa bahay namin. Huwag yung kapatid ko, kundi malilintikan kayo. Pag kayo nahuli ko, puputulin ko yung mga buntot nyo. Sige. Uwi. Matapos nun, Sir Alex, umalis naman daw yung tiktik. Pero ayon kay Lolo Paing,
Parang galit na galit ang pagkahuni nito habang lumalayo hanggang sa tuluyan ng naglaho. Kinabukasan ng gabi, kaparehong oras, dito na nangyari ang hindi inasahan ng aking lolo. Nagkatotoo yung hula ng kanyang kaibigan. Habang nasa itaas siya ng nyog, may narinig uli siyang huni ng tiktik na talaga namang nakakapanindig balahibo. Paano kasi, Sir Alex? Yung tinig nito animoy nasa likod lang ni Lolo. Kaya ng mga sandaling yon, nagsalita siya. Sabi ni Lolo, "Aba, bumalik talaga ang hayop na ito at nasa likuran ko pa. Huwag kang magbiro sa akin ng ganyan. Hindi ka ba naiilang sa sanggot ko? Ako rin, hindi ako natatakot sa iyo. Umalis ka, baka tuluyan kong maputol yung buntot mo." Matapos noon, nawala naman daw yung tinig ng tiktik. Akala ni Lolo, tuluyan nang natakot sa kanya. Maya-maya noon, tapos na si Lolo sa kanyang ginagawa sa naturang nyog. Tumayo na siya noon at tatawid na sana sa kabilang nyog. Nung umaakma na siyang tatalon, nang walang kung ano-ano, Sir Alex, bigla na lang siyang binangga ng aswang mula sa gilid at talagang itinulak para mahulog. Ngunit sa kabutihang palad, nahawakan ni Lolo Paeng ang nilalang sa leeg kaya't siya'y nakakapit. Sa maniwala kayo o hindi, natangay o nasabay siya sa paglipad ng aswang. Ang ginawa niya, sinakal ito ng todo at niyakap ng mahigpit kahit na sobrang baho ng amoy. Pati yung paa ni Lolo, nakayakap din talaga sa bewang ng wakwak. Hindi niya mabunot-bunot ang sanggot dahil kung bibitaw ang isang kamay niya, siguradong mahuhulog daw siya. Sa tindi ng pagkakasakal, Sir Alex, lumalabas daw ang mahabang dila ng wakwak. Hanggang sa inagat ni Lolo ang gilid ng leeg nito at napasigaw sa sakit ang aswang. Pilit daw na nagsasalita at sinasabing huwag dahil sobrang sakit. At dahil mabigat siguro si Lolo nun, Sir, kasi nga may mga dala siyang kung ano-ano sa katawan at may anting-anting pa, ang nangyari, bumagsak silang dalawa. At ang nakakatawa pa sa kwentong ito, sa bubong mismo ng bahay nila Lolo sila bumagsak, lumusot sa loob at dumiretsyo sa silong. Buti na lang talaga, walang nabagsakan na tao sa loob. Pero yung mga aso nilang matatapang sa silong, lahat ay nagsipulasan. Nang dahil sa pangyayari, nagkabutas-butas ang bahay nila. Idagdag mo pa na gawa lang halos sa kawayan kaya nasira talaga. At yun na nga po, pagkabagsak nila Sir Alex halos mapaanak nang wala sa oras yung buntis. Gulat na gulat ang lahat kasi nga, bigla na lang may tao at aswang na lumusot. Akala pa nga nila nung una, puno ng nyog na natumba. Nang makitang si Lolo Paing pala, yakap-yakap ang wakwak, halos hindi nakapagsalita ang lahat. Napaatras na lang at nag-akapan dahil natakot sa kanilang nasaksihan. Plano ng aking Lolo Paing noon na hindi na talaga pakakawalan ang aswang. Kaso sa sobrang dulas ng katawan, pagkabagsak nila sa lupa ay kaagad din itong nakawala. Buti na lang at hindi kaagad nakabunot si Lolo ng sanggot dahil kung nagkataon ay patay daw talaga ang aswang na yon. Inabuna na lang ni Lolo pansamantala yung bubong ng kanilang bahay at tinakpan yung mga nasirang sahig pagkatapos ay nagpahinga. Kinabukasan na niya, inayos ang mga sira. Yung kapatid naman na buntis matapos ang insidente yon, kaagad ding umuwi. Aniya, baka sa susunod, hindi siya mamamatay sa takot kundi mabagsakan ng aswang. Hindi niya lubos inasahan na mas matindi pa pala ang kanyang maranasan sa bahay nila Lolo. Hindi nila nalaman kung sino ang wakwak na yon. Pero kapag may kagat daw sa leeg, yun na raw yun. Malakas daw kasi talaga ang pagkakagat ni Lolo dahil bumaon daw talaga yung kanyang ngipin sa balat.
Kaya panigurado, sabi niya, may sugat daw talaga. May bantog sa baryo nila nun pero hindi naman daw ito nananalo. Katunayan, nung makausap ni Lolo, wala naman daw itong galos sa mga kamay at paa at wala ring sugat sa leeg na tagat ni Lolo, palatandaan na hindi ito ang kanyang nakasagupa. Ang duda nila, ang aswang na yun ay maaaring ang aswang din na bumibisita sa bahay ng kapatid ni Lolo na buntis, na baka nasundan daw ito kaya nakarating dun kina Lolo. Pero matapos ang pangyayaring yun, nakakapagtaka na nawala rin daw yung aswang na gumagambala sa buntis tuwing gabi sa bahay nila. Kaya sa kabila ng mga nangyari, laking pasalamat pa rin ng kapatid ni Lolo kahit papano dahil nakakatulog na siya ng maayos sa kanila. Nawala raw talaga yung aswang na nagpaparamdam sa kanya. At dito ko na po tatapusin ang kwentong ito gawa ng napahaba na po tayo. Isang hinding-hindi makakalimutang engkwentro sa aswang na kinagat ni Lolo Paeng. Hanggang sa muling takutan, Brandon ng ZDN. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, mga igana. Binabati ko unang-una si Jovi Taghap na 24 months member na, kay LC Diacosta na 25 months member na, kay Len TV na 21 months member, kay Ging Cordova 11 months member, kay Jim Semelia 7 months, kay Janessa Salas 1 month member, kay Aleya Divine 2 months member, kay Jovi Reynan siya 10 months, kay Gina Kalunod, kay Rose Olalia 21 months member na, kay Elaine Almera 4 months, kay Maricar M 1 month na, kay Burns A. Rather 25 months member na, no? Kay Jeffrey Bunyad 1 month member, kay Outdoor Life 15 months member na, kay LC Diacosta na 25 months member na, kay Luis L. Mido 2 months, kay Jenner Sese all the way from USA 10 months, 18 months pala no, na member na. Maraming salamat po sir, Jenner Sese. Kay Christine Olzon na 27 months member na. At syempre kay Jairus Masangkay 9 months member na. Kay Broso Vlogs na 7 months member, kay Mirna Cabalunga 7 months. Kay Linda Abalos na 10 months member na. Kay Unique Sino na 20 months member na. Lavi Delri 23 months. Kay Darlene Kabatua na 28 months member na, Angie Kitahara 14 months, kay Kayho Pryker 27 months member, last but not the least kay Madam Miss Puerto ng Coronadal City, 28 months member na, no? Ayun, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating programa. Ang Panginoong Diyos na po ang bahala sa inyong kabutihan. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang sigaw lang po ito, mga igan. Binabati ko unang-una si Madam Lizly. Ayan, sabi niya, hello sir, Alex, guwapo. Guwapo gyud. Listening po and no skipping ads pa. Shoutout po, thank you and God bless. Sige. Shoutout sa iyo, Madam Lizly. Maraming maraming salamat nga pala sa mga gumagawa ng no skipping ads. Malaking tulong po yan, mga igan. Kasi sa totoo lang, maliit masyado yung ating revenue, no? Pero sige lang, continue pa rin po tayo. Kay Jihan Luzano 575, ayan, good morning boss at sa lahat.
No skipping ads, God bless all. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Jihan Luzano 575. Kay Baby Jen na Hi Lods, I'm back po. Na-miss ko na ang mga kwento nyo. Ayan, marami po tayong mga kwento Ma'am Baby Jen. Don't forget to like and share sa ating mga video. Kay Marjorie Quinto 7625, Hi Sir Pogi, kamusta na mo diha tawon? Pa-shoutout sa tanan na minaw og sa tanan nga supporter nimo. Ayan, okay lang po Ma'am Marjorie Quinto. Ganun pa rin po dati, no? Walang pagbabago. Kay Lady Warrior 0813, Hi Sir. Ayan, hello po Ma'am. Kay Christine Olzon, magandang araw po Sir Alex. Hello, kamusta na sa lahat? Ayan, mga tagapakinig dito sa Southern Mindanao. God bless us all. From Christine Olzon. Kay Mahal Coronel, laging nag-iintay sa mga bagong upload. Ayan, sige po Ma'am. Maraming salamat. Kay Sheila De La Cruz 7911, maraming salamat po Sir. God bless you po. Ayan, maraming salamat din po sa inyo Ma'am, mga Ma'am, no, na mga Sir sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating mga or sa programa. Kay Arlene Cruz Beza, ayan na hay naku daw, ayan na nakakadlaw na naman ako samtang nagapanyapon. Sige, ayan, medyo mahaba. Maraming maraming salamat Ma'am ha, as usual. O, ganun pa rin po. Kay German Marasigan, kay Cherry Kobe, Hi Sir, nakaabot ako. Nakikinig po, no skipping ads. Maraming maraming salamat, I love you. Ayan, sige. Maraming salamat and good luck sa iyong exam, no? Kay Abby, ayan, more subscribers to add more kwento to upload. Yes, yes. Oo. Marami, Ma'am. Kay Kentin Tan, good evening Sir, no skipping ads. Sige, maraming maraming salamat po Ma'am Kentin Tan. Last but not the least, kay Jomarazur, ayan, 6278. Tanong niya, Kuya Alex, bakit mo iniba yung boss mo at saka ayong tono? So, syempre, kasi nag-explore tayo, Jomarazur. Oh, pero, ganun pa man, lumalabas talaga yung, ano, yung natural. So, wala tayong magagawa minsan, no? Kahit na iniiba-iba ko, pagkakalagitnaan, lumalabas talaga yung tunay eh. So, doon na lang tayo. Ayan, sa mga gustong magpa-shoutout, no, mga kaibigan, don't forget, mag-reply lang po kayo sa aking pin post sa pinaka-latest na video na ina-upload natin. So, ayan. At sa lahat ng mga silent listeners, I welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.